Ayan, malinis na ang mga baboy. Hi, Sortifuls! Welcome to Apat Family! Basta apat, tapat! Okay, good afternoon! Good afternoon, Sortifuls! Nandito ko tayo ngayon sa backyard piggery namin. So, hindi ako masyadong nag-iingay kasi hapon kasi ngayon, kasi kung makikita nila ako at mapapansin nila na nandito ako, mag-iingay to kasi hihingi ng pagkain. Eh, wala pa yung pamangkin ko para magpakain sa kanila. So, gusto ko ipakilala sa inyo ang aming bagong dating na mga biik. Kabibili lang namin, diniliver lang siya kanina. Meron tayong dalawang nadagdag na biik. So, ito yun sila, guys. So, yan ang ating bagong biik. Ito, tapos ito. Ang ano daw nito, ang lahi daw nito ay Jorox at Pitrin. Kabibili natin sa kanila, sa piggery mismo talaga. Sa piggery mismo. So, nagkakahalaga po sila, Sortifuls, ng 3,300 each. Dapat ano to sila eh, 3,500 each. Pero, naka-discount ako kasi kilala ko yung may-ari ng piggery. So, 35 days pa lang sila. Ngayon yung ika-35 days nila. So, yun. Sa kasalukuyan, Sortifuls, meron tayong, teka muna ha, itutour ko kayo sa aming maliit na babuyan. Meron tayong tatlong mga biik. Okay, itong biik na to, kabibili ko sa kanya last. Katapusan ng January, nabibili ko siya bagong walay din sa kinahin. Okay. So, ngayon, meron tayong tatlong mga biik. And, merong apat na mga malalaki na baboy. Itong baboy na to, ito siya ang pinagplanuhan namin na gawin naming inahin. So, yan sila, Sortifuls, silang apat, at saka itong tatlo. Yan sila talaga ang pinaka-first naming mga alagang baboy. So, kakasimula pa lang namin. Wala pa kaming inahing baboy, Sortifuls. Sorry ha, pasensya na kasi madumi pa yung kulungan. Hindi pa kasi nalilinisan. Hindi pa dumadating yung pamangkin ko na siyang nag-aalaga talaga sa kanila, nagpapakain. Okay. Kakaano lang nila, Sortifuls, kaka-start lang nilang mag-grower sa ngayon. Sa kanilang apat, ito yung pinakamalaki talaga. Tapos babae siya. So, probably, gagawin ko siyang inahin someday. Wala pa kaming inahin, so mag-start tayo ng inahin. Ito yung mga baboy namin ng apat family. Pero, meron ding baboy yung kapatid ko na siyang naglilitson dito sa lugar namin. Meron siyang dalawa, mga large white. Large white yung kanya. Large white. Hindi ako masyadong makapaglapit kasi mag-iingay. Tapos ito, ano to? For sale. Okay! So habang naghihintay ako sa aking kuya at pamangkin na siyang magpapakain ng mga baboy kasi sa ngayon kasi umalis sila, pumunta sila sa bukid kasi meron din silang pupuntahan doon na another na mga biik na bibilhin din namin. Tinitingnan nila yung mga biik doon. So, while waiting sa kanila, gusto ko kayong kwentuhan paano nagsimula yung babuyan namin. So, nag-start akong magplano ng babuyan last December 2021. Kasi yung kuya ko, yung nagtumira dito sa lupa kung saan kami merong backyard piggery, ay naglilitson siya. So, exposed siya talaga sa mga baboy and maraming customer niya na magpapalitson sa kanya na yung package na. Yung package na ba, gusto na nila na mag-o-order na lang sila ng ganitong kilo ng baboy tapos ililitson, ganun.
So, malaking tulong sa negosyo niya kapag meron talagang sariling baboyan. So, yun kaya kami nakaplano na magbaboyan. And also, kami din, apat family, meron kaming meat shop. So, kaya din ako nakapag-plan na magtayo ng baboyan kasi para hindi na kami mahihirapan pang maghanap ng baboy para sa meat shop namin. So yun, mas mabuti yung alaga mo, yun na din yung kukunan mo ng karne or kumbaga yung alaga mo, doon na kami kukuha ng pang-ano namin, pang-ihaw na baboy. Nagsimula kami ng 5 biik, yung pinakita ko sa inyo kanina na mga malalaki ng biik, at bili ko yung mga biik na yon January 7. Ngayon February 8 na, ganun na sila kalaki. And nadagdagan siya nung katapusan ng January, nadagdagan ng isa yung pinakita ko kanina din. Tapos ngayong araw na to, nadagdagan ng 2 biik. Okay. So sa kasalukuyan meron tayong 8 baboy dito sa ating backyard piggery. A few moments later. Okay, so ito na nga guys, dumating na yung pamangkin ko. Siya pala po si PM. Siya po yung tagapag-alaga ng baboy namin. Siya yung nagpapakain, siya yung nagliligo sa mga baboy. So, gabi na po siyang matagal-tagal siyang nakarating kasi natagalan sila doon sa pinupuntahan nila. Ang ginagawa talaga bago magpapakain ng baboy, nililinisan yung kulungan, nililinisan yung baboy. O, brasa ng baboy. Para limpyo, lami tanawon. Ayan! Malinis na ang mga baboy. So ngayon ay papakainin na namin sila.